Welcome back to our YouTube channel. So for today, kung nakikita nyo itong battery na to, ito ay S168 lithium iron phosphate. So maraming ka-DIY natin ang nagre-request kung legit daw ba to, legit yung capacity, at saka ano bang advantage nito versus dun sa prismatic na lithium iron phosphate, mga ka-DIY. So for today, gamit ang ating battery capacity tester, si A-Torch DL24P. So susubukan natin kung ilang capacity talaga itong si S168. So itong nabili ko, sabi ng seller, is 55Ah, pero may mabibili ka rin na ganitong size, same na same, ang nakalagay naman dun 70Ah. So tingin ko mas legit yung 55 eh, kasi imposible namang mas malaki yung capacity tapos same size lang. Pero itong 55 na to, subukan natin mga ka-DIY kung magiging 55Ah nga siya talaga. So para gamitin si A-Torch, i-set up natin. Ito palang S168 natin, pinuli charge ko na siya kagabi gamit yung ating smart battery charger. So yung battery tester kasi na to, wala yung charger. Discharge test lang talaga yung gagawin niya. Kaya i-charge mo yung battery separately, mga ka-DIY. Isaksak natin gamit yung adapter na 12 volts 1 amp ni A-Torch. Ilong press nyo lang to mga ka-DIY, and then pwede na tayo mag-select ng CC, constant current, constant resistance, constant power, or constant voltage na load. So dun tayo sa constant power, isi-set ko to ng 100. Pwede rin kayo mag-set ng time kung gaano katagal nyo gusto i-test. Tayo syempre hindi natin yung babaguhin kasi uubusin natin yung capacity ng battery. Sa cut-off voltage, syempre ang ilalagay natin dyan, since naka 4S tayo, ayan, 2.6 times 4, 10.4 yung ating cut-off voltage. Tapos iset natin ng 100 watts mga ka-DIY. Ngayon, ikabit na natin sa ating battery. So yung voltage natin 14.2, 14.18, so full charge siya. Ngayon press nyo lang yung start.
sa DIY after 6 ay after 8 hours. Ito na yung resulta ng ating capacity test. So, ayan. Total of 785 watt hours equivalent to 61,209 mAh or 61 Ah. So, legit na legit ang ating S168. Kasi umabot siya ng more than 60 Ah, mga ka-DIY. Continuous 100 watt na load yung ginawa nating testing. So, 8 hours. Napaka-astig. Ah, diba? Legit to, mga ka-DIY. So, ano bang advantage at disadvantage nito compared sa ating prismatic na lithium iron phosphate? So, unang-unang pros niya, actually, mas safe to kasi hindi siya prone sa thermal expansion. Yung kasing mga pouches or prismatic, pag chinacharge at ginagamit mo yan, lalo kapag high current, mga ka-DIY, nag-expand yan. Pero, so, slight lang naman. So, nakikita mo, parang umuumbok siya ng konti. So, thermal expansion yun, unlike sa mga cylindrical, kagaya nito, at saka yung mga 32-700, hindi sila nag-expand, mga ka-DIY, kasi depende yun sa pagkakagawa ng battery. Ito kasi naka-rolyo eh. Ito, iba yung style ng pagkakagawa. Kaso, ang cons naman nito, kung i-compare nyo dun sa 100Ah na yun, ito 60Ah, mas malaki siya, mas bulky. Kasi may space, oh. Ayan, oh. Hindi siya kagaya nito na saktong-sakto na flat na flat. Pero sa safety tsaka sa capacity, okay naman siya, mga ka-DIY. So, depende na lang sa pangangailangan nyo tsaka sa availability. So, para sa akin, marerecommend ko ba si S168? Oo naman, mga ka-DIY, basta okay yung capacity. So, depende na lang sa setup nyo kung ito or yung prismatic ang pipiliin nyo or yung cylindrical. Siya nga pala, mga ka-DIY, if interested kayo sa ating A-Torch, so battery tester, DL24P. So, ayun. Napaka-legit at saka napakaganda niya, tas mura lang. So, lahat ng klase ng battery, pwede mong i-test gamit ang battery tester nito. So, thumbs up din sa ating battery tester kung interested kayo. Link sa video description. Tsaka ito pala, link nasa video description din, mga ka-DIY. So ngayon, proceed naman tayo sa ating giveaway winner ng ating emergency light, mga ka-DIY. Pero isa lang muna, yung random comment picker muna. Kasi sa Wednesday or sa Thursday, i-announce natin naman yung may pinakamaraming like. So, posible maging dalawa or isa lang, tingnan natin, mga ka-DIY. At saka, wait nyo pala yung video na yun sa Thursday kasi third year anniversary na po ni DIY Pinoy. So, ayun, abangan nyo yun sa Thursday kasi napakadami nating giveaway, mga ka-DIY, lalo sa mga solid natin na ka-DIY. So, ayun lang para sa video na to, mga ka-DIY. Congrats sa ating winner ng ating emergency light. So, random comment picker lang naman po yan. Maraming salamat po sa pagsuporta sa ating YouTube channel. And thank you for watching, mga ka-DIY. Please don't forget to like, share, and subscribe.